I'm surrounded by military personnel since I was a child, since almost all of my relatives are part of the Philippine Air Force. Bata pa lang si Cadet First Class Warren Leonor, pangarap na nitong maging bahagi ng Philippine Air Force tulad ng kanyang ama at ilang miyembro ng pamilya. Bunso sa tatlong magkakapatid si Warren at ayon sa ina nito, mababang loob, malambing at mahilig silang sorpresahin nito. At bagamat talagang porsigido at masipag mag-aral ang kanyang anak, hindi pa rin nila inaasahan na magiging top-notcher ito sa PMA. Kapag siya ay nakakamit nga niya yung karangalan niya na yan, lagi sabi niya, Mami, may regalo po ako sa inyo. Ang regalo po pala ngayon, yun, award na naman po. Mm. Po, ano po siya, newsticker po. Ano po siya, laging top one, ganun po. Kaya hindi ko rin po in-expect ngayon na siya ay magiging top one pa rin kasi iba na po ito sa PMA na po. Marami po siya laban, ganun. Mm. Pero nakamit pa rin po niya. Kaya natutuwa po kasi na hindi siya nagbago. Isa rin sa inspirasyon ni Cadet First Class Leonor ang kanyang kapatid na babae na nasa Philippine Air Force din. Before po siya pumasok sa academy, nanonood po kami noon ng graduation ng PMA class 2018. So magkakatabi kami kasi super close po kami magkakapatid eh. Katabi niya po ako, tapos bigla po siya nagsabi na, Ate, ano kayang kunting nang nagtatapuan? Samantala, kabilang pa sa pumasok sa top 10 ngayong taon ay sina Cadet First Class Edmundo Logroño, tubong Manito, Albay. Pasok din sa top 5 ang limang babae, kabilang na dito si top 10 Cadet First Class Arla Krish Bahingawan, top 8 Cadet First Class Kimberly Kate Lawingan, top 6 Cadet First Class Rojan Macario, top 4 Cadet First Class Zenzen Kaiton at top 3 si Cadet First Class Nicole Sarmiento mula Butuan City, Agusan del Norte. Ang PMA Madasigon Class 2023 ay binubuo ng 311 kung saan 239 dito ay mga lalaki habang 72 naman dito ay mga babae. 158 sa kanila ay sasama sa Philippine Army, 77 sa Philippine Navy at 75 sa Philippine Air Force pagkatapos ng graduation. Sa May 21, araw ng Linggo, ang inaasang graduation ceremony day kung saan panauhing pandangal si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Grace Flores, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.